Okay, may gagawin tayo. Samsung. Nasa 55 inches. Daba. Yan, Samsung. So ang issue niyan ay ganyan yung screen niya. So mapapansin nyo, hindi na nawawala yung guwit, ano? So kikinis yung screen natin. Yung kikinis siya, pero yung guwit dito hindi na nawala. Okay, sana magawa pa natin ito. So ito ay frameless na rin. Frameless na rin siya na Samsung 55 inches. So ang sakit niyan ay flicker. Flicker siya pero hindi na nawawala yung guwit sa taas. Sana magawa pa natin ito. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat sa suporta niyo sa channel ko. Buksan natin. Okay, so ito yung model niyan. Dilim lang dito. Model 55. Okay, baliktad lang siya, no? Tapos, ito naman, nabuksan na natin yung unit. Ayan. Tapos, ito yung mainboard niya, power supply. Okay, so isa lang ang ribbon nito papunta sa ating panel. Okay, so titingnan natin kung saang side ang may problema dito. At tatry din natin kung itong unit na ito ay may protect pag nakahang yung kabilang side ng ating panel. Kasi yung panel nito ay may kadugtong, ano. Yan. So try natin ihang yung side na ito. Titingnan natin kung gagana yung side na ito. At kung hindi ba siya magpo-protect yung kanyang DC to DC. Okay? Try natin. Dito tayo maghahang. Okay. So, ayan. Tanggal natin yung isang ribbon niya. So, try natin ngayon saksak. Titingnan natin kung magkaka-display ito. Kung hindi siya mag-protect. Yan, no? Dumisplay siya. Protect ba? Yun, hindi naman siya nag-protect, ano? So, hindi siya nag-protect. Tingnan natin kung may display. Yun, no? May display siya, no? So, flicker siya dito. Ayan. Flicker siya sa side na ito. At nagpa-power lines. Okay. Tapos, yung guwit dun sa taas, tagus. Ayan. So, ibig sabihin yan, itong side na to ang may problema. Ayan. Ito yung pinakadulo natin. To. So may mga clock signal dito, ano? LG display pala ito. LG display. Okay. Kaya pala flicker ang issue niya. Sakit din ng mga panel nito. Okay, so gagawin natin dito ay pag-aralan muna natin yung side na ito. Titingnan natin kung ano ba ang solution dito. Magre-remove na tayo ng resistor or magka-cutting tayo ng circuit, ano? Kasi medyo pino din yung side dito. Okay? Tingnan muna natin. Tapos yung kabilang side, ganun din. So itong side na to ang hindi na kapatid. Side na to ang nakahang ngayon. Meron din siyang mga resistor dito. Pero wala nakalagay kung saan yung clock signal natin or LC1, LC2 kung mayroon ito. Okay. So gagawin natin, kabit ulit natin yung ribbon. Okay, so na-check na natin siya.
So natutukan natin ito yung ating add event. Ito yung isang signal natin na LC1, LC2. So hindi ko alam kung saan dito yung LC1 o saan yung LC2 dito. Pero ito yung swapping voltage natin, itong isa. Tapos ito fixed to sa 26 ang supply. Tapos ito swapping voltage din natin. So itong dalawa ang swapping voltage. Tapos itong 8, yan yung ating clock signal, ano. So try muna natin i-remove yung add even dito or LC1, LC2, itong dalawa, tatanggalin natin yan. Try natin kung ano ang magiging display nito. Okay, so tinanggal natin yung LC1, LC2 nya. Ah, nakahang na yan. So ang picture niyan ay nagro-roll, ano. Yan, naka-zoom lang tayo. So nagro-roll siya. Yun, no? Nagro-roll yung display niya. Pero nawala yung flicker. Okay, nagro-roll siya pero nawala yung flicker. So try natin yung yung clock signal, i-remove natin. Lahat ng clock signal dyan, tatanggalin natin or i-remove natin. Titingnan natin kung ano ang magiging display nito, ano. So dahil yung side na ito ang may problema, try natin. Pag natanggal ba natin yung 8 na clock signal, ay mapapatino ba natin ito. Tanggal na natin yung 8. Okay, so try ngayon natin, titingnan natin kung anong display nito. Okay, so yan, oh. Okay na yung display, ano. Normal na yung display niya nung natanggal natin. Ang problema, mayroon lang siyang guwit-guwit na lumalabas. Kita ba? Yan, nakikita niyo yung guwit-guwit lumalabas. Pero hindi na siya nag-flicker. At normal na yung display nito. Nawala din yung guwit doon sa gitna, ano? O mayroon. Mayroon nga siya, oh. Isang guwit na matingkad na white. Okay, so gagawin natin, pagsamahin natin lahat ng clock signal. Tapos maglalagay tayo ng 1K resistor. Okay, so gagawin natin dyan ay pagsamahin lahat natin ng clock signal, yung 8. Yung papunta lang dito sa ating COF, ah. Lahat ng 8 na papunta sa COF, yun yung kukunin natin. Tapos maglalagay tayo ng 1K resistor. Yung papunta sa ating top board, huwag natin i-short yun kasi signal yun ang gagaling sa ating main board. So pag na-tap natin yun or napagsama natin yun, pwedeng masira yung ating supply na nang gagaling doon. So ang pagsasamahin lang natin dito, yung papunta sa ating source COF. Okay? Okay, so yan yung ginawa natin, no. Makikita nyo dyan, lahat nung papasok sa ating source COF ay pinagsama natin yung 8. Lahat na nanggagaling sa ating top board ay walang connection. Okay, tapos naglagay tayo ng 1K resistor. Yan. Para lang mawala yung kunting lines doon sa side na ito. Kasi pag hindi mo siya nilagyan ng resistor, hindi mawawala yung lines. Pero pag naglagay ka ng 1K resistor, ma-maintain niya yung supply na pumapasok dito na nanggagaling sa kabila. Hindi pa bago-bago yung supply dito. Kaya pinagsama natin yan. Kasi pag nakahang yan at walang signal na nag-i-stable dyan, pabago-bago yung pumapasok na supply na nanggagaling sa kabila. So ang magiging display naman ng side na ito, pabago-bago din. Kaya naglalagay tayo ng resistor para ma-fix natin yung signal na hindi pabago-bago. Okay? So mayroong mga repair na ganito na
kahit hindi ka maglagay ng resistor ay normal. So ibig sabihin nun, wala ang signal na nanggagaling sa kabila na pumapasok dito na pabago-bago ang signal. Kaya okay lang kahit walang resistor. Pero so sa ganitong problema na na-encounter natin ngayon ay kailangan natin maglagay para ma-stable natin yung supply dito at hindi pa bago-bago ang supply rito. Okay? So yan yung connection natin. Yan. Tingnan natin yung display. Okay, so yan yung display niya. Yan, no? So mapapansin nyo, walang hairlines pero meron siyang naiwan dito. No? Hindi talaga siya na perfect. So may mga tama na kasi yan. So pagdating dito sa baba, mayroon din siyang kunting lines na matingkad dito banda. Pero okay lang siya. Pwede na siyang gamitin, no? Normal na siya, hindi na siya nagpi-flicker. At makinis naman yung screen dito. So itong side na to, ang buo pa. Ayan, wala tayong binago dito. Okay pa yung signal natin dito. Ayan. Makinis naman siya. Okay. So itong side na to ang binago natin. Ayan, okay naman yung display. Makinis naman siya, kaya lang mayroon lang talagang naiwan na parang bakat. So titingnan natin kung mawawala pa yan, kasi minsan yung mga ganitong bakat, minsan nawawala yan pag na tuloy-tuloy na yung function niya. Siguro kasi habang nagpi-flicker to, baka nabubuksan pa nila doon. No? Nagagamit pa nila. Okay. Okay na. Yun, no? Okay. So, Samsung. Kita ba? Ako, hindi kita. Yan. Samsung. Okay na yung display. 55 inches. Pwede na, no? Pwede na ito. Yan. Babad lang natin ito. Titistik natin hanggang sa pag na-observahan natin normal na ay pwede na ito. So hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa mga nakapag-subscribe na sa YouTube channel natin ay maraming salamat sa suporta nyo.